Sa pagpapatuloy ng gawain para sa mga bata at mga kabataan, isinulong ng North Luzon Mission ang programang Alive in Jesus Artacho Season Pangasinan. Ito ay bilang paghahanda sa pagsusulong ng bagong Sabbath School Curriculum mula sa Sabbath School and Personal Ministries Department ng General Conference para sa darating na taong 2025. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni James Michael Alvarez. Bilang tugon sa hamon ng modernong panahon, ang Sabbath School Department, katuwang ang Children's Ministries Department, ay naglungsad ng programang Alive in Jesus na nagalayong palakasin ang pagtuturo sa mga bata at kabataan sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan. Ang layunin ng programa ay mapanatili ang interes at aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa simbahan sa tulong ng mga bagong teaching resources at estratehiya na naangkop sa kanilang edad at pangangailangan. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng Children's Ministry sa buong rehiyon, inilunsad ang Alive in Jesus Seminar and Workshop sa Northern Luzon Mission sa pangunan ni Ma'am Joseph Helda Calera. Well, ang Alive in Jesus Curriculum ay isang initiative ng ating World Church. Ang ginagawa natin dahil ang unang recipients ng curriculum ng Alive in Jesus ay ang children na kung saan nagko-cover po tayo ng 0 to 14 years old. So since we will be launching by 2025, Alive in Jesus Baby Steps and Beginner, kaya ang ginagawa ng NPUC ay we are preparing our leaders to be empowered, to be trained, kaya nag-undergo sila ng mga workshop para sagon they are ready to use this Alive in Jesus curriculum by 2025. Kasama rin sa pagpapatupad ng programa sina Mrs. Jenny Diaz at Ma'am Alisa May Lagabon na kapwa nagsalita at nagbigay ng mahalagang gabay para sa mga dumalong leader. Tinutugunan natin ang pangangailangan ng ating mga kabataan ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng more engaging at more interactive activity through the help of our new Sabbath School Curriculum, Alive in Jesus. Napakahalaga po na gamitin natin ang tamang approach upang maabot ang spiritual needs ng bawat bata sa pamamagitan ng Alive in Jesus curriculum. Isa sa mga dumalo, si Mrs. Joanne Perdido, ay nagbahagi ng kanyang karanasan. Malaki itong tulong sa mga simbahan, lalong-lalo na sa mga magulang upang mapalaki ang mga bata na malapit kay Kristo. Ako ay naniniwala na sa seminar na naganap, maraming churches ang mabibless sa bagong experience at kalaman na pwede naming ishare. Ang programang ito ay inaasahang magbubunga ng paglago sa pananampalataya ng mga kabataan, maaring sila ang maging mga leader ng kanilang mga iglesia. Ang seminar ay ginanap sa Northern Luzon Mission Headquarters at inaluhan ng mga Children's Ministries Leader, mga miyembro at District Pastor. Naniniwala ang mga leader ng simbahan na sa pamamagitan ng Alive in Jesus, mas magiging aktibo at malalim ang pananampalataya ng kabataan at sila'y magiging mahalagang bahagi ng paglago ng iglesia sa darating na panahon. Layuning magatid ng balitang may pag-asa, si James Michael Alvarez, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News.